Exclusive, nagpapatrol Sol Aragones. Nagpapatrol Sol Aragones. Exclusive, nagpapatrol Sol Aragones. Sol Aragones is there, Sol. Sol Aragones, patrol ng Pilipino. Habang nakikita ko naghihirap yung nanay at tatay ko, sabi ko, hindi mamamatay ng mahirap ang magulang ko. At ang tanging paraan dito, lahat ng pwedeng pagkakitaan, ginawa ko talaga. Hindi naman nila ako kailangan ituring congressman. Na baka yung isang tawag na yun, hindi mo nasagot yung magsagip ng buhay ng tao. Wala naman kayo utang na loob sa akin dito. Medyo masakit yun, ha? Masakit na may bintang na ganun. Pwede na muna ako magpahiya. Nagdadasal ako dito. Pasensya ka na, anak. May kahati ka rin sa buhay ko. Kapag inaapi ako ng iba, umiiyak siya. Anak, huwag ka umiyak. Strong nga, mami mo. At syempre, kasama po natin ngayon ang isa sa mga markadong field reporters ng ABS-CBN. 13 years siyang field reporter, naging newsbreaker siya. Ang naghahati ng nagbabagang balita na ngayon ay congresswoman ng 3rd District ng probinsya ng Laguna. At taray ha, nangangarap na pagsilbihan ang buong lalawigan ng Laguna, Miss Sol Aragones. Hi, Miss Sol. Sol na lang tatawag ko sa'yo. Sol na lang, oo. Oo. Curious lang ako, Sol, 13 years ka na nagbabalita bilang reporter at naging news anchor ka. Nagsawa ka ba? Hindi. 13 years? Oh, actually, hindi ako nagsawa. Nung bumitiw ako, yun yung kahit papaano kagandahan nung karira, no, nag-a-anchor na ako. Pero alam mo, medyo cliche ito, pero minsan pala may calling talaga. Mm-hmm. No? Na parang feeling ko that time, pag pinalampas ko itong pagkakataong ito, ayokong pagsisihan. Kasi nung reporter ako, usually talaga public service yung mga ano pinupuntahan ko, mga stories na yon. So, ang dami kong nakita, ang daming kwento. Talaga sigurong pumasok sa puso ko. And then sabi ko, nung nagkaroon ng pagkakataong na tumakbo ko, sabi ko, gagawin ko na to ngayon. At ayokong pagsisihan ng araw na ito na hindi ko sinubukan. At sa awa ng Diyos, nanalo naman ako. So, anong nagtulak sa'yo? Bakit ka pumalaot sa politika? Ang nagtulak sa akin yung maraming tawag, text, at panawagan ng mga tao na baka gusto kong subukan na bumalik doon sa amin at paglingkuran sila. Ikaw ba? Nagdalawang isip ba yung mga parents mo? Inawat ka ba nila na, anak, huwag mo na. Okay ka na maging reporter na lamang. Huwag ka na pumasok dyan at delikato. Actually, ang maganda sa nanay at tatay ko, supportive sila kung ano yung gusto kong gawin. Pero pinapaalala din nila, hindi madaling buhay yan, ha? Hindi isang buhay na tulad sa ABS, komportable ka na dahil bagong buhay itong papasukin mo. Wala rin kasiguraduhan kung mananalo ka dito. Pero kung ito ang gusto mong gawin, nakasuporta naman kami. So, akala nung iba, napakayaman ni Sol Aragones para tumakbong congresswoman sa District 3 ng Laguna. Mayaman ka ba talaga? Hindi. Actually, yung tatay ko nga dating tricycle driver. Tapos yung nanay ko naman nagbabalot ng tinapay sa bakery nung araw. Pero alam mo, nung habang nakikita ko na nahihirapan sila, scholar ako nung high school sa Canosa College, tapos scholar ako sa UP Los Baños. Ang kurso ko yung BS Development Communication, major in Community Broadcasting. Habang nakikita ko naghihirap yung nanay at tatay ko, sabi ko, hindi mamamatay ng mahirap ang magulang ko. At ang tanging paraan dito yung mag-aral akong mabuti. So nag-aral talaga akong mabuti, talagang sabi ko, at pagdating ng panahon na kailangan maiahon ko sila sa hirap, naiahon ko sila kahit naman papaano sa hirap, tsaka racket na racket ang lola mo. Tuturo ko sa mga school ng personality development, nagko-choreograph ako, naturo ako ng sayaw, nag-MC ako, habang reporter ako, lahat pinagsasabay-sabay ko yan. In short, rakitera, lahat ng pwedeng pagkakitaan, ginawa ko talaga. So nung maliit ka na bata, lumalaban ka na ba sa buhay, no? Nagtatrabaho ka na? Laban. Itinda akong pastilya sa classroom namin. Kapag mga dibu, kasali ako sa dibu, minememorize ko yung step sa kotilyon. Tapos ituturo ko naman yon. Nag-MC ako. High school pa lang ako. So, rumaraki talaga ako na rumaraki. In short, batak yung katawan sa hanap buhay talaga. So, talagang hindi ho ako pinanganak na masarap ang buhay. Pinanganak ko akong mahirap yung buhay. At talagang nagsikap ako. Kaya lagi ko sinasabi, Oj, na kung anumang narating ko kahit papaano,
anong pinagtrabahuhan ko yung mabuti. Kahit sa ABS, basta kailangan ako, ready ako. Anytime ng reporter, talagang nagsipag akong mabuti dahil gusto ko ng isang maayos na buhay sa pamilya ko. Ilan kayong magkakapatid? Dalawa lang. Ah, dalawa lang. Ako bunso. Ba't hindi na nadagdagan? Dahil sa hirap ng buhay? Siguro dahil sa hirap na rin ng buhay, kaya dalawa lang kami. Mm-mm. Meron ka pa bang mga kasimplihan na minsan ang pinapaalala sa'yo ng mga tao? Uy, kung resuman ka na, ba't ginagawa mo pa rin? Ano ito? Si inay, kasi sabi niya, nickname ko, baby, baby, bumili ka naman ng maigi, salita namin sa sambahal, bumili ka naman ng maigigig short. Kasi yung short mo, 3-4-100 sa Divisoria, bakit ba gustong-gusto mo yan? Minsan, butas-butas na, kakahiya naman, may po nga pumupuntang tao dito. Eh, siyempre dapat naman maayos-ayos. Ay, oo nga po inay, pero minsan masarap yung dun sa loob ng bahay mo, yung dati mo nung nakasanayang buhay, yung pared, di ba? So, yun yung mga simpleng bagay na nagkakamay ka pa din. Wala lang. Yung sa mga staff namin, hindi naman nila ako kailangan ituring congressman. Walang ganun eh. Mas gusto kong kaibigan ako, kapamilya. Lahat ng kasama namin sa bahay, kung anong kinakain ko, yun ang kinakain nila. Pantay-pantay lang. Siguro kaya yung mga tao namin ang tagal na. Yung mga kasama ko noong 2013 hanggang ngayon, kasama ko pa rin sila. Hindi naman kalakihan yung sweldo, pero nagsistay sila sa amin dahil ang turing namin sa kanila pamilya. Sa lahat ng panahon na may problema sila sa pamilya nila, andun kami, pag masaya kami, masaya din sila. Napapagod ka rin ba? Napapagod. Sa pagtulong? Sa pagtulong, hindi ako napapagod. Physically, napapagod ako minsan. Pero yung pagtulong, hindi. Hindi ako napapagod. Yung phone ko bukas 24 hours. Kasi yun yung training ng reporter ako eh. Na baka yung isang tawag na yun, hindi mo nasagot yung magsagip ng buhay ng tao. May ganun akong konsensyang nararamdaman. Sabi ng tate at nanay ko, baby, patayin mo paggabi. Kasi may migraine ako eh. May severe migraine ako. Gaganon yung mata ko. So, hindi ka dapat mabulabog na sa gabi. Ginagawa mo naman anak lahat para tulungan. Hindi ko alam. May ganung feeling ako bilang reporter nung araw na kapag hindi ko to nasagot, konsensya ko to. Alas hindi talaga lang ako magising, ano? So, may mga moment na alas 3 sa madaling araw may tumatawag, kung tulungan niyo po kami, may dengue ang ano, kailangan ng salina ng dugo, paano? Binubulabog kayo mga staff ko, pakitulungan to. Hindi mo mapapakali hanggang di ko siya natulungan sa abot ng makakaya ko. Ewan ko, may ganun talagang konsensya akong nararamdaman. Yan, siguro na reporter talaga ako. Malaki, malaking epekto eh. So, ibig sabihin, pinamumudmud mo yung phone number mo? Oo. Totoo. Medyo alam nila yung number ko. Pero hindi ko naman lahat nasasagot. Lahat-lahat. Kunyari, may meeting ako, sasabihin ko lang doon sa staff ko, pakitawagan naman, anong pwede natin itulong? Ito, ipo-forward ko. Doon sa mga naka-assign, ipo-forward ko. Pero importante sa akin, masagot sila. Masagot sila. Kahit hindi ikaw sumasagot. Kahit hindi ako nakasagot, kung may time ako, nasasagot ko, hindi. Importante malaman anong kailangan nila at paano natin sila pwedeng tulungan. So, paano yung tulong mo? Di hindi na kompleto. Yung tulog ko, oo, kaya lagi ako minamigraine. O kaya tulog ako sa sasakyan, mamaya may tatawag. So, ganun lang yung buhay ko. Nung ikaw ay field reporter pa lamang ng ABS-CBN, ano yung parang sa tuwing i-cover mo, parang nahihigop ka ng sitwasyon nila? Kapag may mga taong namamatay sa ospital nang walang kalaban-laban, dahil ang mahirap sila at walang paraan para mabuhay sila, namamatay. Ang sakit nun, ha? Nakita ko na lahat ng horror stories nun. Kapag may mga namatay na pagpapalibing ay hindi mailibing. Kapag may mga bata na gustong mag-aral, hindi makapag-aral. Masakit, masakit sa dibdib yun. Sabi ko, ginagawa ko ang kwento ng buhay nila para ma-inspire din ang marami na tulungan sila. Pero darating pala sa point na hindi mo na lang ikikwento ang buhay nila at kumbaga may ibang may sunod na level. At nung nanalo akong congressman, binalikan ko lahat ng kwento na nakita ko at ikinuwento ko nung araw. Kaya ang dami namin na educational assistance ngayon, scholarship. Alam ko yung buhay na yun eh. Sabi ko nga doon sa mga bata, wala naman kayong utang na loob sa akin dito. Hindi ko naman pera yung binibigay ko sa inyo. Buwis ng mamamayan yan. Tinitiya ko lang na kayo, dinodoktrinahan ko dahil gusto ko sana ang buhay niyo ay maging tulad ng buhay ko. Mahirap kami pero hindi ako bumitaw. Yung edukasyon nagtawid sa akin sa sanay habang buhay na paghihirap. So higit doon, gusto ko yung inspirasyon na maibigay ko sa kanila. Isa sa mga hinangaan sa'yo, Ms. Sol, yung tindig mo para sa ABS-CBN. Nakita pa namin yung pag-iyak mo dahil nga hindi nabigyan ng prangkis ang ABS-CBN. Alam ko naman na hindi ka nagtatrabaho sa ABS-CBN, pero gaano kasakit yun para sa'yo? Napakasakit. Kasi marami akong iniiyak noong mga panahong yun. Kasi yung ABS-CBN ang aking pangalawang tahanan.
At ang isang katotohanan kung bakit kahit papaano ay yung pangalang Sol Aragones ay nandyan, binuo ito ng ABS-CBN. Ang pinambuhay ko sa pamilya ko, mula nung 21 years old ako, malaking bahagi ay dahil sa ABS-CBN. Sa iba't ibang yugto ng buhay ko, andun yung ABS-CBN. Kaya nung panahon na kinailangan nila ako, andun din ako para sa kanila. At magandang ugali yan ng isang tao, di ba? Yung pagtanaw. Kasi syempre, meron din mga tao na pag alis doon, hindi ko na yung babalikan or hindi ko natatanawin. Pero ikaw, naiiba ka. Ngayong ikaw ay kongresista, may nanibago ba sa relasyon nyo ng pamilya mo, ng anak mo? Meron bang nanibago na kailangan importante anak mo dahil congressman ng nanay niya? Yun nga'y nakakatuwa. Wala. Kasi tuwang-tuwa yung mga tao sa anak ko. Napakasimpleng bata. Kahit sa school nila, sinasabi nung teacher niya, nila na parang napakasimpleng bata. Hindi mo aakalain na wala. Hindi niya iniisip na congressman yung nanay niya. Basta hindi siya nagpapabili ng sapatos kung hindi kailangan. Bibili ko siya minsan ng black shoes kasi bagong school year. Sabi niya sa akin, hindi na daw. Pwede pa daw yung ginagamit niya. Ganun siya kasimple. Hindi din siya mahilig magpabili ng kahit na anong damit. Mahilig lang siya sa masarap na pagkain. Tapos mapagbigay. So natutuwa ako sa kasimplihan ng pagkataong. Sabi ng teacher niya, hindi daw yan kumakain ng yung mga nasa paligid niya, hindi nila bibigyan. So I think yun yung masaya ko kasi yung anak ko ay nabubuhay sa isang katotohanan na anong pinagmula ng nanay mo. Ito yung pinagmula ng nanay mo at kung bakit ako nakarating dito. Yun, so natuwa ako kung ano yung kinalakihan na simpleng buhay ng anak ko. Ano lang ang takot mo? Ang takot? Ngayong congresswoman ka. Ang takot ko, hindi lang bilang congresswoman, ang takot ko yung mamatay ako. Takot akong mamatay para sa anak ko. Takot akong mamatay dahil maraming taong naghihintay. There are moments na inisip ko dapat na tatakbo ba ako? Parang yung 9 years baka hanggang doon ay okay na yon. Baka pwede na muna ako magpahinga. Feeling ko baka naman nakatulong na ako. May mga moments na ganyan. Baka after 9 years pwede na akong magpahinga. Pero wala. Nagdadasal ako, hindi eh. Kapag may mga tao matatanda na nagtatanong, paano pag wala na si Sol? Paano na yung maintenance namin gamot? Paano pag wala na si Sol pag may namatay? Sinututulong sa amin na para sa burial assistance. I'm sure marami namang tutulong sa kanila. Paano pag wala na si Sol? Maraming ganon. So, nung nararamdaman ko ang lahat ng yon, sabi ko baka hindi pa. Kailangan ko pang tumuloy. Kasi nag-iisa yung anak ko, di ba? So parang gusto ko mas mahaba rin yung oras na maibigay sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, pasensya ka na anak. May kahati ka rin sa buhay ko. Kung ito yung purpose, gaano man kahirap eh. Tatawirin natin para sa mas nakakarami. Yun ba yung parang ikinagigilty mo? Yung hindi sapat ang panahon na naibibigay mo sa anak mo? Oo. And to think ka isa-isa lang. Oo, kasi minsan may hirap balansehin yun. Ano? Kasi as much as possible sa lahat ng yugto ng anak ko, gusto ko andun ako. Pag may contest, ganyan, hindi ko naman may pakita sa kanya na pagod na ako. Kahit ang sakit-sakit na ng ulo ko, nagsusuka na ako pagdating ko sa madaling araw, sasuka pa ng pagod. Pero gigising ako na okay ako, tutulungan ko siya, dapat doon sa contest, andun ako, doon sa lahat ng kailangan niya, nandun ako. Pero may mga moments na pag-uwi ka, tulog na yan ako. Naawa ka. Pero pinapaliwanag ko sa kanya na, pasensya ka na anak, may kahati ka dito. Yun yung purpose ng iyong ina, kung ba't ginagawa ko ito. And siya naman, naunawaan naman niya. So, salamat na rin. Napakabait nung anak mo. So, bilang misis, so feeling mo rin yung pagkukulang ka bilang misis? Yung asawa ko kasi, mahiyain. Parang mabaliktaran ko. Hindi niya rin gusto yung politika. Hindi rin niya ako gustong pumasok sa politika. Tahimik yung buhay na gusto niya. Pero dahil ito niya yung gusto ko,
bumayag na rin siya. Pero hindi siya nag-a-appear sa anong sa public, siya. Oo. Pero tumutulong siya sa ibang pamamaraan na nagagawa niya. So, nirerespeto ko naman yon kung hindi ito yung mundong gusto niya. So, as much as possible, lahat naman ang pwede kong gawin bilang asawa ay ginagawa ko naman para sa kanya. Pero yung bilang pagrespeto sa magkaibang mundo na meron kami, pinapabayaan ko naman siya doon. Kasi mas gusto niya yung negosyo, yun ang gawin niya. So, nahayaan ko lang siya. Paano ka naintindihan na anak? Kapag pagod ako at umiiyak. Naku, niyayakap ako niyan. Siya talaga yung nagbibigay ng lakas at kaligayahan. Kapag inaapi ako ng iba, umiiyak siya. Yun ang mas masakit. Kapag nakikita ko, umiiyak yung anak mo. Pero sa sayo sa kanya, anak, huwag ka umiyak. Strong nga, mami mo. Kaya ko to. Yeah. So, ang pinakamagandang meron ako, tingin ko yung anak ko. Mm-hmm. Yun ang strength. Yun ang strength ko, yung anak ko talaga. Mm-hmm. Meron ka bang ipinangako sa anak ko? Despite the fact kung gaano kaabala yung kanyang nanay. Ang pangako ko sa anak ko, sa lahat ng beauty contest niya, andun ang nanay niya. Sa lahat ng pangarap niya, yung pangarap niya maging model, nakasupport ako. Kahit pagod na pagod ako, kahit anong mangyari, alalay ako ng anak ko, nandun ako. So, sa lahat ng pangarap niya, talagang andun ako para sa kanya at hindi ko siya pamabayaan. Kasi may kwento din yung anak ko kasi nagkaroon siya ng speech delay nung bata. Struggle yon kasi yung nanay niya, reporter, madaldal, tapos yung anak niya, may speech delay. Tsaka, baligtad. At tsaka, mahiyain, di katulad ng nanay niya. So, dumaan siya sa ganon. So, tinaga ko yan, speech therapy, every night, kinakausap ko, lahat. Yung mga tao, bakit ganon? Parang si Sol, makadaldal, di mayan. Bakit ganon yung anak? Parang takot sa tao. Yung mga ganon pa, habang pinagdadaanan ko ang lahat ng yon. So, sabi ko, hindi anak, ilalaban kita. Kaya mo to. Every night, kinakausap ko siya, ine-expose ko. Ang bait ng Diyos, OG. Isang araw, naisipan niya na sumali sa beauty contest. Nagulat kaming lahat na gusto niyang sumali. Kaya ibinuhos namin lahat. Pinaturuan ko siya, lahat. And then, yun na. Yun na yung nagbasag doon sa kwento ng pagiging mahihain niya, mailap sa tao, hindi masyado nagsasalita. Nanalo siya, first runner-up. Doon na nagtuloy-tuloy na... Andun ka? Andun ako, pero nakatago ako. Nagtatago ako kasi ayoko isipin ng tao na may kinalaman ako doon. So nagtatago ako. Ang sakit sa akin. Pero sa'yo, pasensya na anak. Dahil gusto natin, walang masabi yung tao na may impluensya ako dyan. Dahil hindi naman ako ganun. Gusto ko patas lagi. Hanggang ano siya, OG? Sa school, sa lahat ng contest, andun ako. Tinutulungan namin siya. So ngayon, napaka-active na niya. Ngayon, ang hilig na niya. Mag-model, sumali sa beauty contest. At ang pangarap niya, balang araw, ma-handle siya ni OG Diaz. Why not? Okay, so, was there a time na natalo yung anak mo, iyak ng iyak? At nasaan nun si Sol Aragones para aluin yung kanya? May moment na natalo siya at andun ako sa tabi niya sa isang contest. Ang maganda kasi sa kanya. Pag pinaproseso ko sa kanya at na-explain ko, okay na siya. So, natutuwa ako kasi coming from mahina ang loob, malakas na ang loob niya ngayon. Parang lagi din nakikita yung nanay niya na ang daming pinagdadaanan pero matatag. Hmm. So, yun din bang anak mo ay hindi nangangarap dahil parang magkaiba kayo eh? Nangangarap din ba siya na maging ikaw someday? May mga moment na naiisip niya na ang tawag niya kasi sa akin, darling. Sabi niya, darling, ano kaya? Magiging congressman ako? Or magmo-model na lang ako? Sabi ko, anak ko, anong gusto mo yun ang gagawin mo? Hindi porke yun ang tinahakong landas, yun din ang landas mo. Go lang kung saan ka masaya. Kahit saan, hindi ko siya pinipilit. Kung anong gusto niya, yun ang gawin mo, buhay mo yan, anak. Minsan ka lang dadaan dito. Basta tama lang ha, nakasupport ako sa'yo. Kailan ka huling nagalit? Ito na balitang namatay ako. Galit talaga ako. Galit ako sa sari-saring fake news na pinapakalat sa akin. Doon talaga umiinit ang ulo ko. Dahil siguro isa rin akong reporter at galit ako sa kasinungalingan. Galit ako sa mga taong gumagawa ng kasinungalingan para yapakan ako at iangat ang kanilang sarili. Kasi ang personality ko, OG, alam ng marami yon. Mabait naman ako eh. Kaya ko umunawa ng umunawa. Pero may tapang din ako. Dahil sa panahon na lumalabag na sa karapatang pantao, lalaban ako. So pagkatapos ng galit mo, meron ka bang move na ginawa? Gumawa kami ng affidavit para sa cyber bullying. Yun, nag-file kami doon. Ano pa yung pangarap ni Sol Aragones?
para sa dalawigin mo? Ang pangarap ko, isang health system na maganda at makakatulong sa mga kababayan ko. Ayoko na makakita ng horror stories na kapag mahirap, mamamatay ka ng walang kalaban-laban na napapanood ko lang dati sa TV or nagagawa ko ng storya. Gusto ko isang Laguna at yung mga kababayan ko pupunta sa ospital, maayos. Lahat ng kailangan nila nandoon na sa ospital na yon. Matutulungan sila sa resetang gamot. Maalwa ng buhay sa salita namin. Maalwa ng buhay dahil ang core ng lahat, kalusugan eh. Yun yung gustong-gusto ko para sa kanila. Kaya pangarap ko magkaroon ng tertiary hospital sa Laguna na kumpleto ang kagamitan para sa mga kababayan. Ano naman yung talagang labis na nakakapagpasaya sa'yo ngayong congressman? Ang nagpapasaya sa akin pag nakikita ko yung mga tao na halimbawa yung meron kaming natulungan na ang pangarap lang niya magkaroon ng wheelchair, tas ang saya-saya nung matanda, tapos merong walang paa. Tapos may tumulong sa amin, yung friend ko kasi si Ate Levin Berry sa Kalawan, tinulungan ako noon na mailapit doon sa mga nagbibigay ng paa, nakakalakad na. Tapos yung mga nakaka-graduate na mga scholar, engineer na ngayon, doktor, teka, wow, nakakatuwa. Pero inuulit ko, hindi nyo ito utang na loob sa akin. Tulay lang ako, kaya kayo nagkaroon ng ganito. Ang mensahe mo sa mga taga Laguna? Sa lahat po ng mga taga Laguna, una sa 3rd District ng Laguna, maraming salamat. Salamat sa 9 na taon na ipinagkatiwala niyo po ang 3rd District ng Laguna. Ako po ay papasok ngayon sa bagong yugto ng aking buhay. Hindi ko po iiwan ang San Pablo, hindi ko iiwan ang 3rd District ng Laguna. Kasama ko po kayo sa pagbiyahe ng Laguna. At kumbaga ang alagang soul na ipinaramdam ko po sa 3rd District ay nais nating maramdaman at paramdam din sa buong lalawigan ng Laguna. Nagsimula tayo sa 3rd District, ngayon po ay mas malawak at mas marami pa tao na gusto nating matulungan. Ano yung maipapayo mo dun sa mga parents na parang katulad mo? Kahit hindi sila politiko, pero sobra silang busy. Kahit po gaano ka tayo kabisi na mga nanay at magulang, iba pa rin naman nakakapaglaan tayo ng oras sa ating mga anak. Tried and tested po yan. Kahit gaano po ako kabisi, pagising ko sa umaga, hindi ko pinaparamdam sa anak ko na pagod ako at wala na akong panahon sa'yo. Umahanap pa rin ako ng paraan para maiparamdam sa anak ko na, anak, ikaw pa rin yung pinakamahalagang tao sa buhay ko. At anak, lahat ng ginagawa kong ito para din sa'yo, na balang araw gagawin mo rin to sa iba. At ang sarap ng pakiramdam dahil kapag ganung pagmamahal ang binibigay natin sa ating mga anak, siksik at liglig yung pagmamahal na ibabalik din sa atin ng ating mga anak. Ano naman yung natutunan ni Sol sa kanyang mga magulang na hanggang ngayon bitbit mo kaya hindi mo rin makalimutan yung iyong nanay at nanay? Tinuro sa akin ng mga magulang ko na maging mapagkumbaba. Lagi nilang tinuturo sa akin, anuman ang marating mo sa buhay, huwag mong kakalimutan ang mga taong kasama mo nung nagsisimula ka pa lang. Lahat po yun ay pinapasalamatan ko. Lahat ng taong tumulong sa akin day one, maging sa politika at sa aking karera, hindi ko nakakalimutan. Dahil wala ka ngayon kung wala sila. Anong na-realize ni Sol Aragones sa pagiging politiko, sa pagiging congresswoman? Anong na-realize mo na ganito pala kahirap or ganito pala kasarap, ganito pala ang feeling, di ba? Kasi dati nag-interview ka lang ng mga politiko, di ba? Tapos ikaw na ngayon yan. Ano yung na-realize mo na, ah, kaya pala sila ganun? Ikaw na yung nag-immerse. So pagiging isang congressman, maraming oportunidad para tumulong. Maraming ahensya na pwede kang lapitan. Kailangan mong maging masipag tulad ng ginagawa namin ng mga congressman dahil marami kang pwede hingan ng tulong. At ang mga ahensyang to, kapag nihingan mo ng tulong, ito yung ibababa mo sa mga tao. Malaki ang oportunidad at ang oportunidad na ito ang magagamit natin sa pagtulong sa mga tao. Paano may pagtatanggol ang mga maling konsepto o yung konsepto ng marami na kapag politiko nagpapayaman? Medyo masakit yun, ha? Oo, masakit na may bintang na ganun sa mga politiko. Tingin ko, mas magandang tingnan nila kung ano naman nagagawa ng mga politiko. Ano nagagawa nilang tulong sa kanilang mga nasasakupan. Mas magandang tingnan nila yung value at kabutihan ng isang tao kaysa agad husgahan. So ano may papayo mo sa mga estudyanteng nangangarap maging isang Sol Aragones? Ang mapapayo ko lang sa kanila, libre ang mangarap. Pero hindi ang pangarap mananatiling pangarap.
hindi ang swerte o ang kapalaran ay parang bulalakaw na babagsak sa langit, sasambutin mo na lang. Matindi rin yung hirap na ibinigay ko dito. Matindi yung determinasyon. Matindi ang panalangin. Hindi pwedeng lahat na lang iisipin natin. Mangyayari naman kung mangyayari yan, hindi rin. Kinakailangan talagang pagtrabahuhan mong mabuti. Kaya alam mo, Oji, lagi ko sinasabi, kung ano man ang meron ako ngayon, alam ko sa puso ko, pinaghirapan ko ito. Kung pangarap niyong maging isang reporter at anuman ang pangarap ninyo, paghirapan niyo yan. Kailangan malinaw sa isip mo una, ano bang gusto mo? At kung gusto mo yon, ano yung mga hakbang para maabot mo yon? At pag naabot mo yan, at may iba kang naramdaman, the calling, para sa akin, kailangan mo i-grab yung opportunity na yon dahil baka may bagong gulong ang tadhana na kailangan mong sagutin.